May render your
majesty service and cease this thing, proclaim your praise. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, I myself will look after and tend my sheep. As a shepherd tends his flock, when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered, when it was cloudy and dark. I myself will pasture my sheep. I myself will give them rest, says the Lord God. The lost I will seek out. The strayed I will bring back. The injured I will bind up. The sick I will heal. But the sleep and the strong I will destroy, shepherding them rightly. As for you, my sheep, says the Lord God, I will judge between one sheep and another, between rams and goats. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd, there is nothing
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through man, the resurrection of the dead came also through man. For just as in Adam all died, so too in Christ shall all be brought to life, but each one in proper order. Christ the first fruits. Then, at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he hands over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. When everything is subjected to him, then the Son himself will also be subjected to the one who subjected everything to him, so that God may be all in all. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed is the kingdom of our father David that is to come. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all nations will be assembled before him, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me. Ill and you cared for me. In prison and you visited me. Then the righteous will answer him and say, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and you give you drink? When did we see you a stranger and welcomes you? Or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you? And the king will say to them in reply, amen, I say to you, whatever you did for one of these or brothers of mine, you did for me. Then he will say to those on his left, depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you gave me no drink. A stranger and you gave me no welcome. Naked and you gave
season and you did not care for me. Then they would answer and say, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger or naked or ill, or in prison and not minister to your needs? He will answer them, Amen, I say to you, what you did not do for one of these ones, you did not do for me. And these will go out to eternal punishment. But the righteous to eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Ngayon po ay binubunita natin ang dakilang patistahan ng Kristong Hari na yung kalinangan ng paghahari ng ating Panginoon Espiritu ay no doubt ay naging bahagi na ng ating pagkaunawa mula pa na unang panahon simula ng ating pananampalataya. Kaya nga si Jesus ay pinatay sa charge na ipinagkaloob sa kanya bilang hari ng mga Hudyo. Yun yung kamakayan na ipinagkaloob sa kanya na nakalagay sa kanya pagkakasala. Pero po yung aking pagdiriwang bilang bahagi ng aking liturgical celebration ngayon ay bago lamang sa kasaysayan ng simbahan, yung bilang kabistahan ng paghahari ng aming Panginoong Jesucristo. So ito po'y wala pa isang daang taon. Nagsimula po ito, yung kabistahan ng paghahari ng ating Panginoon Jesucristo bilang hari ng isang katauhan. Noon lamang po, 1925, 92 years ago, gawa po ng sulat encyclical ni Papa Pio XI, Pope Pius XI, sa kanyang encyclical Primas Quas noong 1925. Pero yung unang pagdiriwang ay nangyari noong 1926. Nagkataon pa noong unang pinagdiriwang po ito ay ginagawa ang tuwing huling linggo ng Oktubre. At ang huling linggo ng Oktubre noong 1926 ay October 31, 1926, Halloween. So, pero ito po'y nilipat. Pagkatapos na ikalawang konsilyo Vaticano, Second Vatican Council, noong 1967, sa huling linggo ng karaniwang panahon. Kaya po ngayon, makita po natin kapag pagdiriwang ang Kristong Hari at malapit na magpasko. Kasi simula na ng Advent. Kaya po pagkatapos ng linggo ito, ang susunod ay First Sunday of Advent sa bagong kalendaryo ng simbahan. Pero ang nais natin balikan, bakit pa dinais ni Pope Pius XI na ipagdiwang sa kalendaryo ng simbahan ang dahilang kagustahan ng paghahari ni Kristo? Yung pong mensahe at kalagayuan nito pong pagdiriwang na ito, hindi ko na
sa sitwasyon na pinabibilangan na mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima na ipinagdiriwang natin ngayon na 100 taon, 1917. Isa po yung mensahe ko niyo pong makikita at isang nakikita hapon na kinakailangan tugunan ng simpahan. It is only a period of 8 years. Yan ang 1917. Hindi pa tapos ang gera. 1925, kanatapos lang ng pandaigdigang, unang pandaigdigang digmaan. First World War. Hindi naman po tayo apektado kasi hindi naman tayo kasama ng First World War. Hindi katulad ng Second World War ay apektado ako. Pero yung buong Europa ay ramdam yung epekto ng unang pandaigdigang gera. Ito kasi yung panahon na kung saan ay nag-reconstruct pa. Wala pa yung tunay na kapayapaan. At yung nakikita ng danger ng simbahan sa pamagitan ni Pope Pius XII of Law, tatlong panganib na kailangan tugunan. Ano itong tatlong panganib na ito? Una, ateismo. Well, gawa po ng gera, marami ang papait ng pangyayari na nakita ng tao. Kaya ito yung simula ng pagtatanong, talaga bang may Diyos? Kasi marami kong naapektuar. Gawa ng gera. Pangalawa, ito ay yung panahon ng paglago ng komunismo sa Russia. Yung buong komunismo ay yung original niya ay sa Russia. Yung China ay another version naman ng komunismo. Pero mas nauna po yung Russia. Pangatlo ay panganib ng materialismo. Kaya sabi nga ay sapat saan ba natin mayahapin yung pagiging materialismo. Maliban mo sa kanta ni Madonna, I am the material girl. Sa ating mga Pilipino, kapag sinabi yung materialismo yun, mukhang pera. Ang lahat ng nasa isip ay pera. Sino yung tatlo ito? Bagamat po halos maging 100 taon na, itong tatlong panganib na ito ay patuloy pa rin yung nakaabang kahit na sa kasalukuyang panahon. Bagamat po siguro sabihin namin na hindi natin masyadong ramdam ang danger ng ateismo, pero ngayon po, no? 30 years ago, wala kayong mapapalitaan ng mayroong Pilipinong ateista. No? Mayroong Pilipinong nainiwala sa Diyos, hindi nainiwala sa kayo, mayroon na. Yung danger of communism, well, ay maaaring hindi kasing lakas ng mga nakalipas na mga dekada. Pero nandiyan pa rin yung kanilang panganib na binudulot nito. Yung pangatlo ay yung pinakamalakas sa lahat na hanggang ngayon ay kinakailangan yung paglabanan niya rin. Yung materialismo. Ito po yung mga bagay na makita po natin. Kasi noong 1925, ito po kasi yung simula ng unti-unting pagwasa ng monarchy as a form of government. Kasi ito'y nakikita ng mga tao na rin yung kasing mga hari at mga reyna ay pagpapaping. Hindi naman natin masisisi na kung saan talagang may mga hari at reyna ng panahon na talagang mapapaping. Pero nais na ipahayag sa atin ang mga pagkapal na hindi dapat mawala yung autoridad na ibinibigay natin
higit sa lahat kay Jesus bilang hari ng sanlibutan, hindi para makapi. Ngunit isang hari na rin sa imahe po na ibinigay sa atin sa ating Panghelyo ngayon kay San Mateo, na sa unang pagbasa natin sa aklat ng Propeta Ezekiel, ay ang hari, si Kristong hari ay katulad ng isang mabuting pastor. Isang mabuting pastor na rin nangangalaga sa kanyang tupa, nagpapakain, inilalayo sa kapahamakan, handa niyang ibigay ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang tupa. Ang hari na nakasentro sa kababaan ng kalooban at ng paglilingkod sa kapwa. Kaya din po, sa pagdiriwang na ito ng Kristong hari, para mapaglaba, kasi po itong tatlong ito, ateismo, komunismo, materialismo, ay mga pagdiriwas na kapag hindi ko natin namamalayan, ay kakainin. Kakainin tayo at ilalayo tayo sa Diyos. Bagaman hindi natin taas ang mararamdaman, pero later on, makikita natin na ilalayo tayo sa Diyos. Kaya din po sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng Kristong hari, sa kaisipan po ni Pope Pius XI, ay ito ay maipakilala natin sa tatlong pong pagkilos. Ano po yung tatlong pagkilos na ito na masabi natin ang tunay na nag-aari sa Jesus sa ating buhay? Una, gawain ng kabanalan, acts of piety. Sabi ko nga sa inyo, 2,000 na kalilipas sa pagdiriwang natin ng yung limang matatalinong babae at limang hangal na babae. Ano sabi nga natin? There should always be a presence of God. Pinakailangan natin makita yung presensya ng Diyos. Hindi lamang the presence of mind. Sa babaeng pamamaraan, anong tama sa pamamagitan ng patalaan? Kasi yung kahit na kumisa, kahit na yung mga kapatid natin na hindi nagsisimpa, kasabihin nila na, eh pata hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos eh. Lahat naman ang masabi natin mga tao, kahit na hindi naman sila aktibong nakikilahok sa ating pagdilos, kahit sasabihin niya, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Pero kapag tinanong mo eh, ay kapalit, kailan ka pahuli nagsimpa? Kailan ka pahuli nagdasal? Kasi maliwanag po yun eh, sa pamamagitan ng aking panalangin, nandun yung presensya ng Diyos. Maliwanag na kinikilala natin ang presensya ng Diyos. Sa oras na tayo nagdasal, maliwanag, we make God presence in our consciousness. Kaya napakahalaga po yung gawain ng kapalanan. So nagpapasalamat po ako no, sa patuloy namin panalangin tuwing araw ng Webes no, sa ating pag-i-video kagabi ho. No, pagkatapos natin ang anticipated mass, nag-video tayo doon sa hari niyo simula 7:30 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Sa karangalan ng Kristong hari, yung pong mga nagposisyon, tayo po'y nagposisyon, mula po doon sa holiday o sumunta rito, tayo po'y nagposisyon ng alas, mula po ng alas 5 ng madaling araw. Alam niyo, kapag kasi nakikita ng tao na may nagposisyon, may nakikita ng mga tao na rin, kumisip dumitigil sila, talin, para magdasal din. Kaya din po sa'yo na kung kayo halimbawa ay kakain sa mga public places, sa mga restaurant, ay huwag mo kayang magdasal. Kasi yung mismong pagdarasal ninyo
magpapakilala ng presensya ng Diyos. Kinikilala nyo na narito ang Diyos. Kaya kung saan huwag natin kalimutan at maging bahagi ng ating pagkilos palagi yung gawain ng kapangyarihan, ang gawain ng pananalangin. Pangalawa, ang gawain ng awang gawa, acts of charity. Sa ibanghelyo po natin, nabanggit po natin dito, analin, ang alimbang ginawa mo sa isa sa maliliit na ito, particular na binanggit dito yung alin, yung corporal works of mercy. Yung kawang gawa bilang gawain ng awa. Hindi lang ako kasama sa iba, pero natin yung pag-ibibig sa mga patay. Pero yung patuloy sana ng hamon, ito hindi naman po intrusive lamang, pero sana po tutukan natin yung alin, yung para sa mga may sakit. Sana po makapalangkas tayo ng mga programa para sa mga may sakit. Sana po yung aking na panyaya sa buo nating parokya, ito yung matutukan natin. Natulad na lang kung halimbawa ng nakaraming ko. No? Kung nakaraming ko kasi may nahilo. So, medyo hindi namin alam kapag gano'n, alam kung anong gagawin. Kasi kulang tayo sa equipment at kulang tayo doon sa equip skills. Kung paano gagawin, sabi na ng iba eh, Father, kaya ako kasi nahilo kasi baka daw mababa yung kanyang sugar. Pero kasi wala tayong equipment para matest kung talaga kung mababa yung kanyang sugar. Hindi kasi pwede sabihin natin na mababa yung kanyang sugar ng ganun-ganun na lamang. We need the equipment. So kung sana rin po, ano, kung meron tayong regular na check-up sa kung insa na natin po yung counterpart ng barangay health workers, kung lahat po siguro ng ating chapel, meron tayong mga taong may kakayanan at meron tayong gawin para sa mga ganong klase ng mga pagkakataon, matulungan natin, ha? O nga, kinakailangan lang ang gawin yun sa hospital. Hindi kaya, o ikaw design na, sige, pwede mo nang siya nalaman ko na ipagpahinga muna. So, bakit po may tutulong? Pero sana po yun yung panawagan natin, lalo-lalo na sa mga medical practitioners, na i-amplify natin ang ating misyon, lalo-lalo na sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga ng mga may sakit, na sana po rin, hindi lamang pang-special occasion. Kung magagawa ka sana natin ng mga programa every Saturday. Kasi bakit? Yung kasi yung kapulungan na bumikilos tayo para sa kawang-gawa. Bilang isang simbahan, bilang isang bayan ng Diyos, bilang pinagharian ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, ang gawain ng katauhan, acts of justice. Kinakailangan mo natin muling balikan yung pag-uusap ni Zaccheo at ni Jesus. Kung inyong mahalala, ang sabi ni Zaccheo, sabi niya, Panginoon, kung ako'y may nadayang sino man, anong sabi ni Zaccheo, ibabalik ko. Hindi lamang the same amount. No? Hindi lamang double the amount. Hindi lamang triple the amount. Ngunit alin, anong sabi ni Zaccheo? Fourfold. Apat na beses na ibabalik ko sa sino man na daya ko. So, sana po medyo balikan natin yun kasi
Yan po yung bagay ng apat na beses sa oras na ginawa tayo ang kalokohan. Yung pangyaya na necessary. Four times na ako. Kumisan na meron sa say, Father, ako'y may nakurakot, pero ibinigay mo rin sa mga tuwa. Sabi ko, magkano iyong kinurakot? 1,000,000. Magkano ang binigay mo sa mga tupa? 1,000,000. Hindi sabat na yun. Sabi niya, pwede na yung Father kasi yung nilakaw ko hindi naman para sa akin, para pinan sa mga tupa. Mali! Bakit? Anong sabi niya sa kayo? Pag sinabi natin ang katarong kapag ikaw ay manhinagayang sino man, kapag ikaw ay may ginawang kalokohan, kapag ikaw ay nagnakaw, ang dahil 1,000,000 yung kinuha mo, ang dapat ibigay mo sa mga tumayalin, 4 times the amount. Eh, magkano yun? 4 million. 4 million. Isa lang ang kuha, Father, ang 3 million. E di, sana po, Father, hindi na lang ako nagnakaw. Tama. Kasi hindi mo pwede sabihin mo na ang ibinigay mo ay galing sa nakaw. You have to give justice. Kaya mas may iyo, huwag ka na gumawa ng kasalanan. Kung maliwanag sa atin yung idea ng katarungan, hindi tayo gagawa ng kalukuhan. Kasi we will pay 4 times the amount. At yun po naman yung makita ko natin, kaya kung maliwanagan natin ang bawat isa, matulungan natin na maliwanagan ang lingkunan natin ginagalawan, hindi tayo gagawa ng kalukuhan. Mag-iingat tayo na meron tayong masisirang mga bagay o karangalan ng ibang tao. Kasi bakit? Pag ito sa atin pala natin. At hindi lang basta natin pag-iusahan. We will pay 4 times the amount. Magpapayag tayo ng ika-apat na beses sa mga bagay na kinuha natin. Kasi mo sabi niya, Father, wala akong matutulungan. Huwag kang tumulong. Kung kakakukunin mo ang tulong mo ito sa pamamagitan ng pagkadaya. Kung ano lang yung kaya mong itulong na hindi ka mandaraya, yun ang itulong mo. Kasi bakit? Or else, you will go against katarungan. So kung ito po'y maliwanag sa ating kaisipan, ay maging maliwanag ito sa atin na alam, titino ang ating pamumuhay at ang mga tao na sa lipunan natin. So ito po tanong ito, nanawa na makita po natin na maging paaging na alam, si Kristo ay tunay na namumuhay sa ating buhay. Bakit? Kasi pinapakita natin sa pamamagitan ng lahat ng gawain ng kapanalan, gawain ng kawanggawa, at gawain ng katarungan. Ay malasado natin, ginagawa natin itong bakit? Si Jesus ay tunay na nag-ahari sa ating buhay.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before the ages, God from God, light from light, true light from true light, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for us salvation and kingdom from heaven. And the Holy Spirit was incarnate into the Word of Mary in the beginning. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. And rose again in the third day, and in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. In his kingdom we have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Only the Father and the Son is adored and glorified. Was spoken from the promise. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father that as we celebrate the kingship of his Son, we may seek always his kingdom and persevere and become witnesses to it through our piety and works of charity. Full of trust, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. The true Christ, our King and Shepherd, the Shepherd to the Church, may follow Christ's example, who tend the weak, seek out the lost, and gather all the sheep into one flock. We pray, Lord, hear our prayer. The true Christ, our leader and Savior, government and civil leaders, may lead the nation to a more loving and caring community, which promote and protect the dignity and rights of the poor, the marginalized and meek. We pray, Lord, hear our prayer. That through Christ, our Prince of Peace, while nations may realize that true peace comes from God, and that violence and terrorism are not the means of God to establish his kingdom. We pray, Lord, hear our prayer. That through Christ, the Word incarnate, the people who are in need of pain may experience the presence of God in the hands and hearts of those who minister and care for them. We pray, Lord, hear our prayer. Heavenly Father, grant our humble petitions that we may leave us your faithful followers who proclaim that your Son is our Master and King by your acts of love and kindness to our brothers and sisters. Through Christ our Lord. Amen.